Hi guys, for today's vlog is acoustic string change guide and cleaning tips. Yan guys, mag-restring tayo ng aking gitara tsaka cleaning tips na rin. At ang ating mga tools and equipments, syempre ang string tsaka yung peg winder. Yan. Yung peg winder ko guys, multi-purpose siya. Meron na rin siyang string cutter tsaka pin puller. Katulad niyan, magtatanggal tayo ng pin. So, pwede natin gamitin yon, yung pin puller. Pero, pwede rin yung coins. Yan. Bali, pasok mo lang yan sa butas dun sa may sound hole. Tapos, konting push lang para umangat yung pin. Yan. Pwede niyo rin gamitin yung pin puller pagka meron kayo. Pero, kung wala kayong pin puller, mas okay na rin yung coins. Yan guys, dako na tayo sa cleaning tips. Pwede tayong gumamit ng wet towel or wet wipes para dun sa fretboard tsaka doon na rin sa body kahit papano. So, punas-punas lang ng onti. Tapos, doon naman sa may metal part, sa may fretboard, pwede tayong gumamit ng pick para malinis yung mga gilid-gilid niya. Tapos, punasan na lang natin. Yan, medyo malinis na, pero hindi pa tayo doon nagtatapos. Ang ating final retouch. Ayan, baby oil. Pupunasan lang natin yung fretboard niya. Pero, hindi masyadong madami yan. Konti lang, yung sakto lang talaga na hindi siya malagkit. Kasi, patatagalin lang natin ng onti para din doon sa wood niya. Kung mapapansin nyo guys, habang tumatagal yung gitara natin, medyo nag-fade siya, tsaka nagda-dry. So, para bumalik yung kinis ng wood niya, kailangan ng baby oil. Ayan, kita nyo guys, parang bagong-bago ulit yung fretboard niya, di ba? So, pwede na tayo mag-restring ng gitara. Yan guys, ready na tayo mag-restring. Ang gagamitin nating string ay ang D'Addario. Yan din yung ginamit ko sa vlog dati. Yan, kung titignan nyo siya, pagbukas na pagbukas nyo siya ng packaging, meron siyang color coding sa likod. Kahit dun sa pinaka-plastic ng string, meron din siyang color coding. So, hindi kayo malilito kung saan nyo siya ilalagay.
Yan. So, maglalagay na tayo ng mga string. Pero, unahin ko munang ilagay lahat ng string dun sa designated na place niya. Guys, so magkakabit na ako ng string. Ganito yung ginagawa ko pag nagkakabit. Bali, magkakat tayo nung sobra niya. Pero, mag-iwan tayo ng allowance katulad yan. Sa E ko siya ilalagay, diba? So, susobrahan ko lang hanggang sa A. So, ikakat ko siya dito. Tapos, pagkakat ko sa kanya, tsaka ko siya ikakabit. Para may allowance tayo ng onti. Tsaka yung ikot nung string dun sa pinaka-tuning head is malinis. Kasi minsan yung paikot niya, diba? Minsan sobra natin ilalagay. So sa akin, medyo sakto lang siya. Hindi naman siya sa sakto, pero at least malinis siyang tignan. Tsaka nakaka-enhance din yun sa tunog niya. So mamaya, pagka pinihit niyo yung string niya, medyo hindi na siya lagi nawawala sa tone. Kasi halos pagka nagbago yung string mo, laging nawawala siya sa tone pagka nagtono ka ng gitara. So yan guys, so kita nyo naman, medyo maganda yung pagkakalagay niya. Hindi lang sa ganda ng lagayan guys, kasi nakakatulong din yan mamaya pag nagtono kayo ng gitara. Okay na siya, hindi na siya halos lagi nawawala sa tono. Kasi may tendency na pagka mahaba yung string nyo, mahirap pa siya, parang matagal pa siya bago mabanat. Tsaka mahirap pa siyang itono. Yan. So, after natin maglagay ng string guys, so babanatin muna natin siya. So, medyo banat nyo lang na ote, hindi naman sobrang hard nyo banatin na. Baka maputol yung string. Yan. So, pwede kayong gumamit ng tuner. Yan. Or, kung may built-in tuner yung gitara nyo, okay lang din. Yung sa akin kasi may built-in tuner na. So, yung built-in tuner na yung gagamitin ko magtono ng gitara. Yan. So guys, minsan pagka nagtutono tayo, 'di ba? Naitono na natin lahat, tapos pag nag-try natin wala na naman siya sa tono. 'Yun yung sinasabi ko na pagka maayos yung pagkakakat nyo dun sa tuning heads, tsaka hindi masyado mahaba yung string na inilagay nyo, nababanat na siya agad. So hindi na kayo mahirapan magtono ulit. Thank you.
Yan guys, so sana may natutunan kayo sa aking vlog. At kung bago ko pa lang sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe, i-like ang video at i-hit ang notification bell.